popularidad rin lang naman ang pag-uusapan. Hindi papahuli ang mga Cebuano dyan. Naku! At ang latest, isang trending host, modelong pangmalakasan, lugar na binabalik-balikan, at mga pagkain tumatatak. Dahil sa sarap, lahat yan only in Cebu City. Ang dahilan kung bakit in demand sila online, kami mismo ang bumiyahe. Sama na kayo at umalam sa mga must-see sa Queen City. Talented na, gifted pa. Yan ang husay at galing ng mga kababayan nating Bisaya gid. Lahat trending dito sa Queen City of the South. Woo! Mula pasyalan, pagkain, mismong mga Cebuano. Naku, napakamainit na pinag-uusapan online. No wonder pinusuan, shinare at talagang pinagkaguluhan sila ng buong bayan. At syempre, hindi pwedeng magpahuli tayo sa mga kwento nila dahil certified hashtag pang Rated Corina yan. Walang patumpik-tumpik na agad lumipad ang inyong Rated Corina team papuntang Cebu City sa tulong ng very reliable and safe partner nating AirAsia. Isa ang AirAsia sa may alok na cheapest rate, pinakamura pagdating sa mga ticket. Kaya, Cebu City, here I come! Halos back to normal na ang lahat ay pwedeng-pwede na tayong mag-travel ulit papunta sa anumang bahagi ng mundo. O syempre, dapat mauna na ang Pilipinas. Kaya nandito tayo ngayon. Kailangan na ninyong i-check ang inyong bucket list para sa ating Philippine Gala Goals. Nandito tayo ngayon, Cebu! Handa na ba kayo? My name, by the way, is Lori Santillan, your trending host. Tumatak at gumawa ng pangalan ng isang Cebuana. Libo-libo ang nakasubaybay sa mga pasabog na post ni Lori Santillan. Kung saan performance level ang galing niya pagdating sa hosting. 1, 2, 3, 4! Showstopper itong si Lori dahil bago i-welcome ang mga guest at mga celebrant or newlyweds, siya muna ang nag-o-own ng entablado. Siguradong tataas ang energy pag nagsimula na siyang kumanta at with matching hataw at pagsayaw. Mahihiya nga daw si Sarah G sa kanyang mga moves. Pro na pro pagdating sa entablado. At siya na nga ang pinaka-trending host kasi all-in-one package ka, Dai. Appear tayo dyan. Ang galing, ha? Ang galing, ang galing, ang galing. Ano yung nagpinaka-trending sa'yo na performance mo? 11 million views. Yes. Back in 2018 po, meron yung una po talagang nagva-viral video natin. It's the same thing lang naman. Nag-host ako, isa sa mga guest, nagvi-video, tapos pinupost niya. Ganun din ginagawa ko. Kumakanta ako, sumasayaw ako. Uh-oh. Yun yung first video ko na ang daming views, almost 13 million. Hindi na bago kay Lori ang magpabibo on stage. Dahil alam nyo ba, nagsimula siya bilang clown sa mga children's party. Kaya strike anywhere. At ito daw ang naging pangunahing kabuhayan nilang mag-asawa. Para maitaguyod lang ang kanilang pamilya. Tapos nagpa-pageant din po ako kasi sa kahirapan po namin dati. Kasi hindi kaya ng parents ko na pagtustusan yung college ko. Hindi lang ang pagiging bida sa entablado ang kanyang talent, lahat kaya niyang gawin. Raketerang tunay. Abay, akalain niyo bang habang nagpapasaya on stage, aba, sumasideline din siya sa pagbebenta ng kakanin? Talaga ba? Nandito ka na ngayon. Oo nga eh. Wow! What does it take? Aside from passion na natin to, na talagang nai-enjoy natin, we're so in love with our craft, kailangan din talagang may paghuhugutan ka kung bakit kailangan kang magpatuloy sa laban. Mo. At yung pamilya, hugot mo, pamilya. Pamilya talaga. Mahirap sa akin kasi nag-study ako while raising a family. Mahirap kasi mag-aaral ka, tapos may baby kang isasayaw, tapos wala akong pambiling gatas kasi iniipon ko para sa matrikula kasi ako na yung nagbabayad na noon. Tapos mahirap yung first years namin. Kaya ang solusyon ko is hinto na lang sa pag-aaral, tapos focus lang sa family. 500 pesos lang kikitain ko araw-araw sa pagkain,
nahihirapan akong bumili ng kahit adobo na paborito ko sa karinderya, kung doon nila napunta sa noodles para magkakasya ko sa mga bata sa pamilya ko. Ang hirap na pinagdaanan nilang mag-asawa ang naging inspirasyon ni Lori para mas lalong paghusayan ang talentong inirigalo ng langit sa kanya. Siya na ang pinaka-in-demand host ngayon dito sa Cebu. Ito rin ang dahilan bakit sobrang sikat siya sa social media. Parang nagko-concert kasi itong si Lori pag nag-host. Good vibes ang hatid at walang boring moments pag siya na ang nagsalita. May audience participation pa o buhay na buhay ang ambiance ng reception ng kasalan basta siya ang host. Come on, baby, it's... Unsa ganito? Bukod kay Lori, isang batang estudyante din ang bumulaga sa TikTok at nag-trending kamakailan. Biruin nyo naman, buwis buhay ang husay niya sa pagmomodelo. Liad kung liad at deadma kahit ano pang ipagawa sa kanya. Siya, si Arthur Osin, 22-year-old stunner, mula pa rin siyempre sa Cebu City. It all started po sa pandemic and it turns out po na hindi ko alam po anong gagawin. And na-revolve po ako into practicing makeup. Next po is ang journey ko into learning photography. Nagkatagalan, I do realize na parang feeling ko hindi na ako sad. Parang may mas critical na po yung nagiging visuals ko into how to project sa camera. And ayun po, na-try ko na po na sabihin na parang, ay, mas met ata ko na ako yung nasa harapan ng camera. Si Arthur, or mas kilala bilang Sistur, sa TikTok, walang aatrasan mapansin lang online. Hindi lang simpleng posing ang ginagawa ni Sistur sa harap ng camera. Para siyang isang dancer sa dami ng kanyang kumpas bago mag-final posing. Humahanap ng best angle at looks para fierce. Nandiyang umaura sa gitna ng kalsada. Maghala manikin sa mga tulay. At sumabit pa sa kisame. Diyos ko Lord, diba? Yung craft camp is not as something in me na parang to boost lang my self-confidence. And this is to also an inspire to deliver the message. You can be someone then na, you know, ipapakita sa mundo na parang walang kinahihiya and deliver mo lang yourself mo ng all in all, you'll be good. By my contents, nagkakaroon sila ng confidence and then mas nag-boost po yung self-esteem nila to project sa harap ng camera. Like po yung nagpapa-continue sa akin sa ginagawa ko. Panalo ang effort ni Ateng dahil pang-international ang resulta ng mga litrato niya. At ngayon, believe it or not, nasa mahigit 40 million lang naman ang likes niya sa TikTok. At etong latest, inalang siya modelo sa social media dahil professional model na siya na nagde-training sa isang modeling agency sa Cebu. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! From trending Cebuano, must-see din dito sa Queen City ang jam-packed at best spot na mga pasyalan. Isa sa binabalik-balikan ng mga lovers at mga turista ay ang paborito kong Temple of Leia sa Barangay Busay. At sa isa sa pinakamataas na bahagi ng Cebu dito sa Barangay Busay, pinupuntahan ng marami pero ako ngayon ko pa lang ito nakita. Ang tawag kung saan may 360 view ka ng Cebu City ay ang Temple of Leia. Pinupuntahan ng mga tao pero napakaganda pala ng kwento nitong Temple of Leia na ito. Itinuturing itong Taj Mahal ng Pilipinas dahil nabuo ito because of true love. Ginawa ang mausoleum ito ni Teodorico Adarna bilang simbolo ng pagmamahal niya para sa kanyang asawa na si Leia. May estatwa ni Leia sa labas ng templo, nasa 10 feet ang taas. Sa loob naman ay makikita ang 24 na mga chambers na may library, art gallery, bar at museum.
trending Cebuanos at Instagrammable spots, oras na para mag-food trip at mag-relax. Unahin na natin ang lechon Cebu ng Karkar. Crispy on the outside, juicy in the inside ang magpapatakam sa bawat titikim nito. At ang lechon na ito, hindi na kailangang dayuhin pa sa Karkar dahil pwedeng-pwede na itong ulamin at papakin sa Seda Central Block Hotel ng Cebu. Tinanong ko pa mismo sa kanilang chef kung ano ba talaga ang sikreto ng lechong ito na blockbuster tuwing oras ng tanghalian sa kanilang hotel. Fiesta time here in Seda in Cebu. Talaga bang parang araw-araw fiesta dito? Yes, ma'am. Totoo? Kasi lahat kami may mga guests na pumupunta rito, maraming mga BPOs, iniiba-iba namin yung mga menu para everyday, parang fiesta palagi. Ano bang meron sa timpla ng lechon Cebu? Yes. Sabihin mo ng secret. Sa Cebu, secret ingredients talaga. Natural sangkap lang, tapos may dinagdag kami, na sa Karkar may mga dinagdag kami. Take note, hindi lang lechon ang star ng hapagkainan sa Seda. Kumpleto sila mula appetizer, main courses, pasta na pwedeng piliin ang sauce. Ito daw ang parating nauubos sa kanilang pasta station. Wow! Pizza. Yung pizza nyo ba, lechon din ang nasa ibabaw? Meron din kaming ginagawang parang inaano namin na, lagyan namin ng sisig, barbecue sisig. Parang may promotion din kami na pizza promotion tayo. Tapos ito yung mga ipanglagay natin. Ah. Instead of Italian, instead ganito Italian. Naman. Right. Tapos lagay kami ng mga chicken barbecue, sisig. Pastries. Anong bestseller dyan? Meron pang ice cream station. Station pa. Di ba? Uli ito lahat. Parang bestseller na rin eh. Hanggang dessert. Lahat ng ito nakahain sa kanilang all-day buffet na everyday ay iba ang menu mula almusal hanggang hapunan. Pwede ring magpaluto ng kung ano-ano pa na swak sa cravings. Ang lasa, panalo talaga. Hindi lang pagkain ang binabalik-balikan ng mga turista at lokal dito sa hotel na ito, kundi ang cozy Pinoy ambiance din ang ipinagmamalaki ng hotel na ito. Congratulations, the second Seda in Cebu. Yes, that's right, Corina. Okay. So, bakit nasundan bigla dito sa IT Park? Well, we see a big amount of demand in terms of travelers. Mm-mm. And we thought of bringing in the same brand at this part of town in Cebu City, which is the IT Park. We are the only hotel here in IT Park. How is the hotel business now that things are almost back to normal? Well, we're seeing numbers that we haven't seen during the pandemic, meaning pre-pandemic 2019. We're looking forward that we'll get more business, especially on our MICE business and leisure. Ang mga muebles at paintings, pang world-class na certified gawang Pinoy. Nakakatulala sa ganda ang gawa ni Jaza o Jaime Augusto Sobel de Ayala at Paco Guerrero sa naggagandahang mga obra na nakadisplay dito sa Seda Central Block sa Cebu. Lang yan, ang mga kwarto, comfy at social talaga. This hotel is unique because we have a ground floor that welcomes you at the reception, and we have a separate reception desk here on the fifth floor. Because Corina, our hotel, we're the only hybrid hotel here in Cebu City, meaning we're a mixed use of service apartments and hotel rooms in one hotel. Bukod sa typical na standard hotel room, may residence room din sila kung saan may washer and dryer at kitchenette. Perfect para sa pangmatagalang staycation. Teka, sino bang pumupunta sa mga hotel? Hindi naman mga banyaga. Parang mga locals din, ano? Locals din. Well, for Cebu, it's a mix of domestic and international travelers. Meaning, we also get a lot of locals here in Cebu that goes on staycation and leisure over the weekend. Weekend. Right. Kasi parang ano, no? I mean, instead of going out, dito na lang sila in a hotel that's world class. And everything is
space here. It's a one-stop shop area. Right. Wherein, you know, restaurants are just a stone throw away. The mall is rightly connected to the hotel. May pool at gym din sa kanilang roof deck. Paggabi naman, napupuno ng saya at ingay ang rooftop dahil sa party. Pwedeng mag-chill, dine and wine at the same time. May banda pang haharana na magtatanggal ng stress at pagod. Why Seda? What is the main pitch of Seda to all travelers? Well, first, Corina, I've mentioned earlier that we are a Filipino brand. So they will experience a different kind of Filipino brand of hospitality that's distinct compared to others. And then, of course, you know, our position is really for value for money. For value-conscious travelers, they get more at Seda. Meaning, as we offer accommodations and dining, they get really the value for money that they want. The only hotel here in IT Park that offers a roof deck bar. Yes. Offers such entertainment. Like, we have bands. Yes. That adds to a night recap. And right. Then at the same time, Corina, you know, the location of this hotel is top-notch. Nothing beats our location. Aminin ninyo, paminsan-minsan, deserve din natin ang mag-break sa adulting life. Kaya sa susunod na Lamierda at Lagalag with family and friends, ilista na sa inyong mga must-see bakasyon grande places ang Cebu City. Basta sa Cebu, Lamiangit talaga! Ikaw, ano ang trending stories ninyo? Baka sa inyong lugar na ang next destination namin. Handa na ba kayo? Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.